Donovan Mitchell ayaw palang matrade at ayaw rin ipatrade ito nga si Rudy Gobert. Well, sabi niya nga ngayon mga idol, ayon kay Brian Windhorst, I said at the end of the season, don't trade Rudy Gobert. Let's figure this out. Let's do it. And that didn't happen. Gusto pa ngang i-run it back ni Donovan Mitchell ang kanilang team kahit nga hindi sila masyadong naka-find ng success sa playoffs this past years. At ang naging sagot naman mga idol, reaksyon ng mga Jazz fans ay sabi nila na tama na nga daw, tapos na, wala ka na sa Jazz at mag-move on na nga daw. Yan nga ang mga sentimento ng mga malulungkot na mga Jazz fans sa pag-depart nga ng kanilang superstar na inalagaan nga nila since his rookie days. Pero I think mga idol, maganda na rin na ginawa nga ito ng team ng Utah Jazz na sila'y nag-reset. Dahil this past 3 to 4 years ay wala nga talagang magandang nagawa ang duo na sila Rudy Gobert at si Donovan Mitchell. Obvious nga na malabo na sila'y manalo ng championship. Kaya nga naging matalino itong si Danny Ainge at in-trade na itong kanilang mga key players na ngayon nga'y nakakuha nga sila ng magandang return saktong-sakto sa kailang pagre-rebuild. At mga idol, panalo rin sa sitwasyong ito si Rudy Gobert dahil napunta nga siya sa isang rising team na Minnesota Timberwolves. Si Donovan Mitchell naman mga idol ay siguradong magbo-blossom dito nga sa team ng Cleveland Cavaliers. Hindi na nga lang siya ang aasahan nila mga idol na mag-run ng kanilang offense. Meron na nga siya talagang mga legit na katulong at mga kaedad niya pa nga ito mga idol. Kaya nga for sure in the next few years ay magiging deadly ang team ng Cavaliers. Pero para nga sa ating next balita mga idol ay pag-usapan nga natin ang mga NBA jerseys na nailabas nga ngayon. Unahin natin ang Lakers dahil ito nga daw ang kanilang magiging statement jersey. Model pa nila ang kanilang bagong player na si Patrick Beverley. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. Pati na nga rin ang Sixers mga idol ay may panibagong jersey. Nalik nga ito at ito ang kanilang magiging jersey daw for next season. Ang Cleveland Cavaliers din mga idol ay nalik ang kanilang jersey next season at maraming ang disappointed ng mga Cleveland Cavaliers fans pati na rin ng mga NBA fans. Sobrang simple nga daw na ito mga idol, parang bata lang ang nag-design. Wala nga daw naging creativity dito sa magiging jersey ng Cavaliers. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan natin ang ating panghuling balita. Dahil sinabi nga ni Andre Iguodala na i-announce niya nga daw sa podcast niya kung ano ang kanyang magiging desisyon. Pupunta ba nga daw siya sa team ng Golden State Warriors? Babalik nga siya? Or dadali niya nga sa ibang NBA team ito? Or pagre-retire na nga daw siya? Yan nga ang aabangan natin sa next episode ng podcast nito ni Andre Iguodala. Malalaman na nga natin kung babalik pa ba si Iggy para nga sa kanyang 19th season sa NBA? Or magre-retiro na nga siya?